Nakaligtas si Ryu, Ken at Chun-Li sa matindi nilang pakikipaglaban sa mga tauhan ng Kowloon Palace. Sumaklolo rin ang papa ni Chun-Li na isang police narcotic agent. Nagawa nilang tatlo na makaalis sa pinakadelikadong lugar sa Hong Kong. Ang tunay na mandirigmang si Fei Long. Alis na ako, anak. Papa, bakit po? Ano pong problema? Wala naman. Siya nga pala, ngayon mo ipinangako na dadali mo sina Ryu at Ken kay Fei Long, di ba? Oho, ngayon yun. Pagkatapos yung pumunta kay Fei Long, pwede mo silang dalhin dito sa dojo natin. Opo, Papa. Alis na ako, anak. Magkita tayo mamaya. Chief, ayos na. Handa na po ang lahat. Magaling. Sige, tayo na. Magandang umaga po. Good morning. Sorry kung naghintay ka, Chun-Li. Wala yun. O paano, tara na. Pumunta na tayo kay Fei Long. Buti pa, kumain muna tayo. Oo nga, gutom na ako eh. Kung kakain tayo, ang kainin natin yung espesyal. Anong sinabi mo? Espesyal? Gaya ng bird's nest. Ano ang bird's nest? Teka, talaga bang kinakain yun? Oo, Ryu. At napakasarap noon. Mr. Masters, hmm? Naghihintay na ho sa inyong sasakyan ng hotel sa may front entrance. Iahatid kayo kahit saan kayo magpunta. Okay, sige. Thank you. Ang bihira, bird's nest? Kinakain ba yun? Sakin ko kay restaurant ho tayo. Okay. Chief, ang sabi sa report, nasa dagat pa rin daw yung fishing boat. Sige, makinig kayo. Maaring setup lang to. Kaya mag-iingat kayo. Tayo na. Yes, sir! First class ang mga chef sa restaurant na to. Talagang specialty nila ang pagluluto ng Cantonese, Peking, Shanghai, Sichuan at Choshu. Alam mo rin pala yun? Nabasa ko lang naman sa guidebook ang tungkol doon. Bleh. Ang totoo nga yan, ngayon pa lang ako nakapunta dito. Mahal kasi ang pagkain sa restaurant na to. Ano kayang lasa ng bird's nest? Ito na pala. Huh? Teka, yan na ba talaga yun? Pasensya na po kung medyo natagalan. Narito na ang order niyong bird's nest with crab claws. Ito po. Ayan na yung bird's nest? Hmm? Wow, parang ang sarap-sarap naman yan. Teka, pugad ho ba ng ibon yan? Oo. Bakit hindi tulad ng pugad sa Japan? Pugad yan ng storm petrel na matatagpuan sa South China. Gawa yan sa seaweeds. Pugad ng storm petrel? Yan ang specialty namin dito. At isa rin sa pinakamahal sa restaurant na ito. Gutom na yung kasama ko.
Okay, ito na ang bird's nest nyo. Kain na! Isa pa, please. Sige po, sir. Masarap ba? Sa paligay ko, okay naman ang lasa. Isa pa nga. Nandun nga. Chun-Li, si Fei Long. Paano mo siya nakilala? Magkababata kami. Nag-training kasi si Fei Long nun sa dojo ng papa ko nung bata pa lang siya. Alam nyo ba, ang bait-bait nun sa akin at saka ang dami namin pinag-uusapan. Parang nga nakatatandang kapatid na ang turing ko sa kanya. Meron dojo ang papa mo? Oo. Gusto ko talaga makilala si Fei Long. Parang may kakaiba. Naloko na! Meron bomba! Magsitakbo na kayo! May sumabog. Siguro meron na naman nagsushooting dun, no? Pambihira kayo mga taga Hong Kong! Nakakatakot siyang ginagawa nyo yan! Nasaan na kayo? Chief! Nandito lang kami! Ayos ka lang ba? Manda kayo. May araw din kayo sa akin. Kung ganun, artista dito sa Hong Kong si Fei Long? Oo, tama. Meron nga siyang ginagawang movie ngayon. Para siyang si Bruce Lee o kaya si Jackie Chan. Dahil sa galing niya at ganda ng pagkilos niya, kaya siya sumikat. Artista pala siya. Teka, baka naman pwede niya kami ipasok na extra sa ginagawa niyang pelikula. Oo nga! Diyan tayo pupunta sa Tiger Balm Garden. Wala na ba? Sino susunod? Wala na mong susunod. Wala na tayong makuha ang gustong lumaban eh. Gat-gat na muna tayo! Ang ihina ng mga to, hindi sila pwedeng gumanap na kalaban ko. Wala na bang mas malakas pa kaysa sa kanila? Ano ka ba naman, Fei Long? Pelikula lang itong ginagawa natin. Pwede ba sundin mo na lang kung ano pinapagawa namin sa'yo? Ha? Direk. Baka nakakalimutan yung itong unang pelikula ko. Akong bida rito. Oo nga. At ikaw ang susunod na sisikat na action star dito sa Hong Kong. Totoo yun. Naniniwala akong mangyayari yun. Kaya gawin mo nalang kung ano yung gusto namin. Makinig nga kayo. Yung pinapagawa nyo, hindi yun ang gusto kong mangyari sa movie ko. Ay. Hindi ako makakapahing nadiktahan na isang baguhang artista nga tulad mo. Matagal na akong director ng pelikula. Ngayon lang ako nakakita ng baguhang artistang saksakan na reklamador. Bakit? Sino ka ba sa tingin mo, ha? Ang gusto ko lang sana, gawin natin makatotohanan ng mga gagawing labanan sa pelikulang ito. Ano sabi mo? Makatotohanan? Oo, tama. At walang artista na makakagawa nun na magmumukhang totoo. Ang gusto ko, lahat ng suntok at sipa dapat maramdaman. Sandali, ano bang gusto mong palabasin? Na hindi ako magaling na director? Hindi mo sa ganun. Ano ba talaga problema? Direk, kung pwede lang sana maghanap kayo ng malalakas na extra. Kasi hindi magiging makatotohanan ng lahat kapag ang mga yan ang makakalaban ko. Bigyan niyo ako ng magaling na makakalaban para maipakita kong galing ko sa martial arts. Teka lang, ano bang sinasabi mo? Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo yung pelikula na itong gagawin natin? Fei Long! Bakit? May problema ba? Ikaw bala, Chun-Li. Oh? Teka, Fei Long. Ano ba talagang problema dito? Yung mga stuntman kasi nila, puro mga lampa. Kaya tuloy walang makalaban sa akin kahit isa sa kanila. Wala ka ng problema. Tamang-tama tong dalawang kasama ko ngayon. Nagpunta nga kami kahapon sa Kowloon sa Devil's Battle Cave. Hiya! Hiya! Tinalo lang nilang dalawa yung lahat ng mga nandun, di ba?
Tama, sinuwerte lang. Talaga? Mabuti naman! O sige, isa sa inyo kukunin namin para makalaban niya sa susunod na eksena! Ken, narinig mo yung sinabi niya? Sasali tayo sa ginagawa nilang pelikula. Anong tayong sinasabi mo? Isa lang sa atin ang makakasama. At syempre ako yun. Sandali, bakit ikaw lang? Alam mo Rayo, hindi ka marunong umarte. Kaya siguradong ako na ang mapipili para lumabas sa pelikulang ito. Teka, ano ba sinasabi mo dyan? Marunong naman ako umarte ha. Sandali lang boys, wag nga kayong mag-away. Wala na nga tayong oras eh. Pumili ka na lang sa kanila. Sige na. Siya ang napili ko. Ha? Sabi ko na eh. Lagi na lang nakukunik yan ang gusto niya. Ang swerte talaga ng taong to. Okay, sige. Umpisa na natin. Pakibigyan niyo na nga siya ng costume. Pasensya ka na, Rayo. Kailangan ko na raw pumunta sa dressing room para magpalit ng costume. Wow, ang dami palang costume dito. Ito, pakisuot mo na. O, sige. Ayoko nga yung suot to. Ang pangit itong costume na binigay nyo sa akin eh. Pwede bang bigyan nyo ako ng iba? Wala nang iba eh. Tsaka yan yung nasa script. Pagtyaga mo na yan. Pambihira. Nakakahiya. Magbumukha akong katawa-tawa nito eh. Kaya ang pangit naman yung costume mo. Di bale, bagay naman sa'yo. Tumahimik ka nga. Okay, wala kang problema yung dialogue sa eksenang ito. Pero magre-record pa rin kami ng audio, kaya kung pwede lang, wala mag-iingay sa mga nanonood sa inyo dyan. Maliwanag? At pagkatapos, yung tungkol naman sa fight scene ninyong dalawa, Ken, ikaw ang maunang sumuntok at pagkatapos, sisipahin ka naman ni Fei Long. Gusto mo maging makatotohanan ng labang ito, hindi ba? Ha? Yun ang gusto kong mangyari. Ken, ang pangalan mo, hindi ba? Mabuti naman pala't naiintindihan mo, Ken. Baka mayroong masaktan sa inyo? I-ready nyo na yung camera! Magsisimula na kami! Okay, sige, tama ka! Sige, roll mo na yung camera! Wala nang rehearsal ang take na to! Huwag mo kong alalahanin sa magiging laban natin. Okay, sinabi mo eh. Action! Sandali, ano ba yung ginagawa nang yun? Ano ka ba, Ken? Bigyan mo na siya na isa! I'm sorry. Pambihira naman. Ano ba problema nitong si Ken? Sinabi ko na nga ba eh. Dapat ako na lang eh. Mukhang okay naman itong kalaban ni Fei Long. Oh, tama na yung kay Ilag! Kumilos ka naman! Paminsan-minsan susunto ka na sa kanya! Ayos! Tama! Ganyan nga akin! Siguradong maganda ang kalalabasan ng pelikula nito! Ha? May, ano ka ba? Bakit pati ako? Pwede ba umalis-alis ka nga dyan sa harapan ko? Oho, sige ho, direct. Alam mo, tama nga si Chun-Li. May alam ka, magaling kang lumaban. Salamat, Fei Long. Alam mo, magaling ka rin naman eh.
Chun-Li. Huh? Marami pa bang magaling makapaglaban na tulad ni Fei Long sa dojo ng papa mo? Wala na. Siya na yung pinakamahusay. Ganun ba? Alam mo, sa tingin ko, magaling talaga siya makipaglaban. Para mabigyan niya ng ganyang workout si Ken. Hindi na ho natin makontrol ang sitwasyon. Hindi naman natin pwedeng hayaan na lang nasirahin nila tong garden. Tumigil ka! Trabaho mo maglinis, kaya bahala ka! Pero Derek naman... Naku, sinisira naman nila ngayon yung mga gamit natin! Sige, ituloy nyo lang yan! Kunin na lang yung magagandang parte sa editing! Ha? Huh? Hoy, kayo na naman! Saka'y pupunta! Kayo, sundan nyo sila! Talin nyo na lang yung camera! Ayos! Gusto ko tong labang to! Paano yan, Derek? Ang costume niya, natanggal na. Kahit magaling ang editor, hindi yan magagawa ng paraan. Sinabi na tumahimik ka eh! Pwede ba huwag mo nang problemahin yung trabaho na iba? Pero totoo naman yung sinasabi ko. Sundan na lang natin sila! Malaking problema to pag nagkataon. Ang dami nilang nasira dito, Direk. Ikaw ang bahala. Sagot mo lahat ang to, ha? Ano sinasabi mo dyan? Problema na ng producer yun! Shoryuken! Ang galing! Cut! Nakakata tayo! Ano ba yung ginagawa mo? Bakit mo siya pinatamaan sa mukha? Tignan mo, may pasana tuloy. Alam mo, ganyan talaga nangyayari sa totoong labanan. Bakit mo tinutuwa yung laban? Pelikula lang to eh! Direk, sangayon ako sa sinabi niya. Ganitong-ganito talaga ang gusto kong mangyari sa pelikulang kong to. Tapusin na natin! Sige ba, ikaw ang bahala. Ay, hindi na, tama na. Tapos ang shooting natin para sa araw na ito. Bilisan niyo, lagyan niyo ng yelo ang mukha ni Fei Long! Pero Direk, ngayon pala nagsisimula yung totoong laban namin. Sige na, pagbigyan mo na kami! Hindi kasi magandang tingnan na namamaga ang mukha nung bida sa pelikula. Kaya cancel na ang shooting natin ngayon. Sige, panalo ka na. Alam mo, Ken, maganda yung naging laban natin. Pwede bang tapusin natin ang laban na yung pag nagkaroon tayo ng pagkakataon? Sige ba? Sabihin mo lang kung kailan. Hoy, teka! Sandali lang! Siya pala si Fei Long. Magaling siya, hindi ba? Tama ka.